Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang movie na pinamagatang Gokusen. Nagsimula ang palabas sa isang grupo ng mga bandido na nang-hijack ng isang eroplano na kakalapag pa lamang sa isang paliparan ng Japan. Sa labas ng eroplano ay naghahanda ang isang squad team para tambangan ang mga hijacker. Samantala, ang mga matataas na opisyal ay nagpanik sa pagmamasid sa sitwasyon. Sa loob ng eroplano, ang lahat ay natatakot maliban sa isang babaeng nagngangalang Yan Kumi. Kagigising lang niya mula sa kanyang pagtulog. Sinubukan siyang patahimikin ang kanyang katabi sa upuan ngunit nagsimulang magsalita si Yan Kumi ng malakas at nakuha ang atensyon ng mga hijacker. Ang isa sa mga hijacker ay bumunot ng baril ngunit tila baliwala ito kay Yan Kumi at sa halip ay pinagalitan pa sila. Nagsimula siyang makipagtalo sa mga hijacker. Ilang sandali pa ay biglang may narinig na putok ng baril sa loob ng eroplano. Agad na naghanda ang mga pulis para sa pag-atake at nag-abang sa harap ng exit door ng eroplano. Gayunpaman, nabigla ang lahat nang matuklasan nila na ang mga hijacker ay dinaig na ni Yan Kumi. Nag-viral sa telebisyon ang kabayanihang ito na nagawa ni Yan Kumi. Sa bahay, ipinagdiwang si Yan Kumi ng kanyang kapamilya at sinasabing ipinagmamalaki nila ang kabayanihan na kanyang nagawa. Nabunyag na hindi ordinaryong babae si Yan Kumi. Galing siya sa isang makapangyarihang pamilya ng Yakuza. Namayapa ang kanyang mga magulang noong siya ay maliit pa. Siya ang pang-apat na henerasyong tagapagmana kasunod ng kanyang lolo. Higit pa rito, si Yan Kumi ay nagtatrabaho bilang isang guro sa matematika sa Akado High School mula sa nakalipas na 7 taon. Gayunpaman, pinapanatili niyang sekreto ang kanyang background sa kanyang mga mag-aaral at kapwa-guro. Kinabukasan, pagdating ni Yan Kumi sa paaralan ay napansin niya ang kanyang mga kapwa-guro na nag-uusap tungkol sa kamakailang pag-hijack ng eroplano. Biglang pumagitna ang principal at ginambala ang kanilang usapan. Pagkatapos ay kinausap niya si Yan Kumi at pinayuhan itong huwag pansinin ang mga malalaking balita dahil maaari nitong ilantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Humihingi ng paumanhin si Yan Kumi at tiniyak na hindi na ito mauulit. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay naputol nang dumating ang isang bagong apprentice teacher na nagngangalang Oda Giri. Siya ay isa sa mga dating estudyante ni Yan Kumi. Tuwang-tuwa siya na ang kanyang mga estudyante ay sumusunod sa kanyang mga yapak at nagiging guro. Gayunpaman, nagalit siya nang ipaalam sa kanya ni Oda Giri na ginagawa lang niya ito bilang tryout at hindi ito nangangahulugan na magiging guro na siya. Kalaunan ay dinala ni Yan Kumi si Oda Giri sa silid-aralan at ipinakilala siya sa mga mag-aaral. Gayunpaman, ang mga mag-aaral ay tila hindi siya binibigyan ng paggalang at binabaliwala lang nila ang kanyang mga pagsisikap. Pagkatapos ay iniimbitahan ni Yan Kumi ang kanyang mga mag-aaral sa field para matuto pa tungkol kay Oda Giri. Doon, wala sa mga mag-aaral ang nagpakita. Samantala, ipinakita ang limang estudyante sa isang rooftop na ang pinuno ay isang lalaking nagngangalang Reita. Pinag-uusapan nila kung bakit biglang bumalik si Oda Giri bilang isang guro dahil siya ay dating basagulerong estudyante. Sa sumunod na eksena, nagtipon ang mga dating estudyante ni Yan Kumi sa isang kafe at pinag-uusapan nila na nakita siya na may kasamang lalaki. Nagulat sila dahil hindi nila maisip na magagawa pala ni Yan Kumi na maghanap ng kasintahan. Habang nag-uusap sila tungkol dito, dumating sina Yan Kumi at Oda Giri para sa tanghalian. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Oda Giri sa kanyang mga dating mag-aaral na nagsasabing siya ay isang bagong guro. Nang marinig ito, napagtanto ng kanyang mga mag-aaral na mali ang kanilang akala sa sitwasyon at nagbibiro na hindi kailanman maakit ni Yan Kumi ang gayong magandang lalaki. Nang marinig ito ni Yan Kumi ay nainis siya at pinagalitan sila ngunit pinigilan siya ni Oda Giri. Pagkatapos nito, nagpa siya si Yan Kumi at ang kanyang mga dating mag-aaral na kumain ng magkasama dahil napagtanto nilang ngayon lang ulit sila nagkita-kita mula nang nagtapos sila sa high school. Habang kumakain sila ay nagsimula silang magbahagi ng mga kwento tungkol sa kung ano ang kanilang ginawa matapos ang high school graduation. Nang maglaon, inamin ng isa sa mga mag-aaral na sa una ay naisip nilang lahat na hindi kakayanin ni Yan Kumi ang pagtuturo at hindi magtatagal ay titigil na siya. Nagulat sila nang makitang siya ay nagtagumpay sa buhay ngunit nagtatrabaho pa rin siya bilang isang guro sa parehong paaralan.
Nang marinig ito ay naging emosyonal si Yan Kumi at napaluha, kaya ang kanyang mga estudyante ay agad na humingi ng paumanhin at inaliw siya. Samantala, lumipat ang eksena sa mga kaibigan ni Rayton na casual na tumetambay sa tabi ng kalsada. Bigla silang nilapitan ng isang gang ng motorsiklo na sumusubok na mangikil ng pera. Nang dumating si Rayta, agad siyang nakialam at sinabihan ang gang na huwag abalahin ang kanyang mga kaibigan. Sa gabi, inanyayahan ni Yan Kumi si Oda Giri sa kanyang bahay para sa hapunan. Ipinakilala niya ito sa kanyang pamilya at binanggit na lagi niyang pinapangarap na imbitahan ang kanyang mga mag-aaral para uminom at makipag-hangout sa kanila. Pagkaraan ng ilang oras, naparami ng inumin si Yan Kumi at nauwi sa pagkahimatay. Pagkatapos ay nakipag-usap si Oda Giri sa lolo ni Yan Kumi. Inihayag niya na si Yan Kumi ang dahilan kung bakit siya naging isang guro. Dagdag pa niya na kahit nakakainis si Yan Kumi minsan, tinuruan siya nito ng maraming aral sa buhay at naging inspirasyon niya na mag-aral ng maigi. Kinabukasan papunta sa paaralan, hindi inaasahang nakatagpo ni Yan Kumi ang dalawa sa kanyang mga dating estudyante. Sila ay mga basagulero sa kanilang mga araw ng high school. Sa pagkabigla ni Yan Kumi, nalaman niyang binago nila ang kanilang buhay at ngayon ay naging maayos na. Hindi nagtagal ay nabaling ang kanyang atensyon sa isang lalaking nagtatalumpati sa malapit. Habang papalapit siya sa lalaki ay napapansin niyang kahawig ng mukha nito ang dati niyang kasintahan. Ang lalaking ito ay nagngangalang Kentaro at siya ang may-ari ng pinakamalaking IT company sa Japan. Nilalayon niya na palawakin ang kanyang impluwensya sa pamamagitan ng pagtakbo para sa posisyon ng gobernador. Si Yan Kumi ay agad na nabihag sa kanya at ipinahayag ang malakas na suporta para sa kanyang kampanya. Lumipat ang eksena sa Akado High School kung saan hindi inaasahang sumulpot ang isang motorcycle gang. Sila ay kabilang sa miyembro ng Notorious Group na tinatawag na Black Skull at sila ay bumalik para maghiganti laban kay Rayta. Pati ang mga guro ay natatakot sa kanila kaya agad na tumawag ng pulis ang principal para humingi ng tulong. Nang marinig ang paparating na mga sirena ng pulisya, nagpa siya ang mga miyembro ng Black Skull na umatras sa ngayon ngunit nanumpa silang babalik muli upang maghiganti kay Rayta. Pagkatapos nito, ipinatawag ng principal si Rayta at ang kanyang mga kaibigan sa opisina. Pinagalitan sila dahil sa paglikha ng kaguluhan sa paaralan. Humingi siya ng paliwanag mula sa kanila at sinasabi na ang gang ng motorsiklo ay unang nagdulot ng gulo sa pamamagitan ng paghingi ng pera sa kanila. Hindi naniniwala ang principal sa kanilang mga sinabi ngunit biglang pumasok si Yan Kumi. Tiniyak niya sa principal na nagsasabi sila ng totoo. Nang marinig ito, nagpa siya ang punong guro na hayaan ang bagay na ito ngunit sinabi kay Yan Kumi na kung magdudulot pa ng gulo ang kanyang mga mag-aaral sa hinaharap ay tatanggalin siya kaagad. Sa klase, si Rayta at ang kanyang mga kaibigan ay nagulat sa pagpayag ni Yan Kumi na ipagsapalaran ang kanyang trabaho para sa kanilang kapakanan. Dahil ayaw ni Rayta na ilagay ang kanilang guro sa anumang kaguluhan, nagpa siya ito na tapusin ang tungkol sa bagay na iyon. Sinisikap siyang kumbinsihin ng kanyang mga kaibigan na huwag lumaban sa mga ganitong mapanganib na tao. Ngunit determinado pa rin si Rayta. Hindi nagtagal ay dumating si Yan Kumi sa silid-aralan kasama si Oda Giri. Nalaman niya na umalis si Rayta upang harapin ang gang. Nagalit siya sa kanyang mga mag-aaral dahil hindi nila pinigilan at hinayaan na lang na mag-isang umalis si Rayta. Matapos silang pagalitan ay lumabas si Yan Kumi para hanapin si Rayta. Samantala, hinarap ni Oda Giri ang mga mag-aaral at pinaalalahanan na kung sila ay tunay na mga kaibigan ni Rayta, dapat silang tumayo sa tabi niya anuman ang mangyari. Sa sumunod na eksena, nakarating na si Rayta sa hideout ng gang. Binalaan niya ang mga ito na layuan ang kanyang paaralan at hinahamon ang pinuno para sa isang one-on-one. Gayunpaman, tumanggi ang pinuno at sa halip ay nagsama-sama sila upang bugbugin si Rayta. Hindi nagtagal ay nagsimulang yumenig ang gusali at gumuho ang pader na nagdulot ng malaking butas. Mula doon ay dumating si Yan Kumi at hiniling sa gang na palayain ang kanyang mag-aaral. Subalit pinalibutan siya at sinimulan niyang labanan ang bawat isa. Nahihirapan siyang talunin ang gang ngunit nang siya ay tila nabihag ay dumating si Oda Giri upang siya ay tulungan. Nagawa nilang talunin ang grupo at kalaunan ay umalis sa lugar ang gang.
Pagkatapos ay dumating din ang mga kaibigan ni Reyta at nagpasalamat kay Yan Kumi sa kanyang tulong. Naguguluhan si Reyta at nagtanong kung paanong ang isang ordinaryong guro ay lumalaban ng ganito. Sinagot ito ni Yan Kumi na nagagawa niyang lumaban dahil nagmamalasakit siya sa kanyang mga mag-aaral. Kinaumagahan ay nagpakita ng paggalang si Reyta kay Yan Kumi at binati ng iba pang mag-aaral ng magandang umaga. Natuwa si Yan Kumi dahil sa wakas ay nagpakita ng pagpapahalaga ang kanyang mga mag-aaral. Hindi nagtagal, dumating ang ilang pulis sa paaralan at ikinagulat ito ni Yan Kumi. Inakala niyang tungkol ito sa laban noong nakaraang gabi, ngunit nalaman niya na ang isa sa kanyang mga estudyante na si Ren Kazama ay pinaghihinalaan ng isang deal sa droga. Sinasabi ng mga guro na hindi ito magagawa ni Ren Kazama dahil siya ay isang napakahusay na mag-aaral. Gayunpaman, ibinunyag ng mga pulis na ang wallet ni Ren Kazama ay natagpuan sa pinangyarihan ng krimen, at siya ay nawawala matapos ang insidente. Bago umalis ang mga pulis ay hinihiling nila sa mga guro na ipaalam sa kanila kung sila ay nakakuha ng anumang impormasyon tungkol kay Ren Kazama. Nang maglaon, hindi pa rin makapaniwala si Yan Kumi na masasangkot si Ren Kazama sa droga at kumbinsido siyang may isa pang dahilan. Kaya naman nagpa siya siyang hanapin ang estudyante bago pa matagpuan ng mga pulis. Habang hinahanap ang kanyang mag-aaral, nakasalubong niya ang isang grupo na nahayag na mga kaibigan ni Ren Kazama at kasalukuyang naghahanap din sa kanya. Nahati ang grupo at buong araw silang naghanap ngunit hindi nila ito matagpuan. Sa isang lugar, ipinakita ang isang sugatang si Ren Kazama na nakatanggap ng tawag mula kay Yan Kumi. Gayunpaman ay hindi niya ito sinagot. Pagkatapos ay napansin niya ang isang sasakyan ng pulis kaya nagmadali siyang nagtago sa ilalim ng tulay. Kinagabihan, habang papaalis na si Oda Giri ay may narinig siyang boses na nagmumula sa isa sa mga silid-aralan. Sa pagsusuri ay natuklasan niya na nagtatago doon si Kazama. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Yan Kumi kasama ang grupo ni Kazama. Tinanong niya si Kazama tungkol sa kung bakit hindi ito tumawag sa kanya. Sumagot naman ang binata na ayaw niyang madamay siya sa gulo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kamakailan lamang ay nakahanap siya ng trabaho sa paghahatid ng mga kalakal. Ngunit wala siyang ideya kung ano ang laman nito. Noong isang gabi ay hindi niya sinasadyang nabasag ang kalakal at napansin ang mga droga sa loob. Dahil dito ay nakaramdam siya ng takot at sinabing gusto na niyang tumigil. Gayunpaman, sinimulan siyang bugbugin ng isang grupo at umalis lamang nang dumating ang mga pulis. Tumakas din si Kazama mula doon ngunit naiwan niya ang kanyang wallet. Matapos marinig ang kanyang kwento, tinanong siya ni Yan Kumi kung bakit kailangan niya pang magtrabaho. Ipinaliwanag ni Kazama na ito ay para suportahan ang kanyang kapatid. Tiniyak ni Yan Kumi na hindi niya ito kasalanan at nag-alok kay Kazama at sa kanyang mga kaibigan ng isang lugar na matutuluyan para sa gabi. Sa bahay, inutusan ni Yan Kumi ang kanyang tauhan na imbestigahan ang tungkol sa nagbebenta ng droga. Hindi nagtagal ay matagumpay nilang nalaman na ang utak sa likod ng ilegal na negosyo ay ang nagngangalang Kentaro Kurose. Hindi lang siya napakayaman ngunit napakamaimpluwensya rin. Nang nabalitaan ito ni Yan Kumi ay nagalit siya at nanumpa na ilalantad ang mga maling gawain ni Kentaro sa publiko. Sa sandaling iyon ay narinig ni Kazama at ng kanyang mga kaibigan ang pag-uusap. Nagpa siya silang gawin ang mga bagay sa kanilang sariling mga kamay upang hindi na masangkot si Yan Kumi sa karagdagang problema. Kinabukasan, nagtungo si Kazama at ang kanyang grupo sa headquarters ni Kentaro upang mangalap ng ebidensya. Kasabay nito, papunta na rin doon si Yan Kumi at Oda Giri. Pagdating doon ay nasaksihan nila ang mga mamamahayag habang naghahanda ng mga campaign materials para sa pangangampanya ni Kentaro. Pagkatapos ay sinikap ni Yan Kumi at Oda Giri na makapasok sa kinaroroonan ni Kentaro. Samantala, natuklasan ni Kazama at ng kanyang grupo ang isang silid na puno ng mga kahon na naglalaman ng droga. Ngunit napansin sila ng ilang mga tauhan ni Kentaro. Pagkatapos ay tinutukan sila ng baril ngunit sa kabutihang palad, dumating si Yan Kumi at Oda Giri sa tamang oras at dinaig silang lahat. Samantala, nagsimula na si Kentaro na maghatid ng isang talumpati habang naka-live. Sa kanyang pahayag, nangako siyang pagbubutihin ang lungsod kung siya ay mahalal bilang gobernador.
Habang nagaganap ang talumpati, ginambala siya ni Yan Kumi at ibinunyag sa publiko ang lahat ng krimen na ginawa niya. Higit pa rito, nakikita ng publiko ang kanyang mga mag-aaral sa likod ng entablado habang ibinobroadcast ang lugar kung saan itinatago ni Kentaro ang lahat ng droga. Nang ito ay masaksihan, ang mga taga-suporta ni Kentaro ay natakot at nagmadaling umalis. Nagalit si Kentaro at sinabihan ng kanyang mga tauhan na bugbugin si Yan Kumi. Samantala, nakahanda na ang mga special force sa labas ng gusali. Maging si Rita at ang kanyang grupo ay hindi makapasok dahil hinarang sila ng mga awtoridad. Hindi nagtagal ay nadaig ni Yan Kumi ang lahat ng mga tauhan ni Kentaro. Pagkatapos ay tinutukan siya ng baril ni Kentaro at inakusahan siyang sinira ang kanyang buhay. Gayunpaman ay determinado si Yan Kumi na bigyan siya ng payo upang sumuko kaagad at maaari niyang simulan muli ang kanyang buhay. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, sa huli ay sumuko din si Kentaro. Pagkatapos ay pumasok sa gusali ang mga special force na naghanda upang kumilos laban kay Kentaro. Gayunpaman, pinayuhan ni Yan Kumi ang mga special force na huwag siyang barilin dahil nagpa siya na itong sumuko. Sa huli, si Kentaro ay nahuli ng mga pulis habang ang buong bansa ay namangha sa katapangan ni Yan Kumi. Kinabukasan ay pinuri si Yan Kumi ng mga kapwa guro at ng principal dahil sa kanyang katapangan. Sa kanyang klase, niyaya niya ang mga mag-aaral na maglaro sa field. Sa una, tahimik ang mga estudyante ngunit pagkatapos silang himuki ni Reita ay sumama silang lahat. Sa huling eksena, makikita si Yan Kumi at ang kanyang mga mag-aaral na masayang tumatakbo sa field. Nawa ay nagustuhan niyo ang recap. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!